At saka ibang forms po ng sexual abuse and exploitation na hindi classified as rape dahil nga po hindi siya tinatawag na rape ng ating batas. Kaya po dun sa itong sa panukala namin, sinama na rin namin yung ibang acts of sexual perversion for sexual gratification na dapat makonsiderang rape na rin siya. Kaya kung titingnan po natin yung proposal namin, sinama namin halimbawa po, no, ang rape ngayon ay hindi lang makukumit kung mapapasa itong aming panukala. Ang rape will be a rape can be committed not only against a female, no, but also against a male. No, regardless of his or her gender preference, kahit LGBT siya, no, o lalaki, no, pwede nang ma-rape, no, basta merong sexual abuse at wala pong consent ito. Pati yung forms, no, ng sexual perversion. Halimbawa, sinabi namin sa panukala namin na yung insertion, yung insertion, at kahit hindi ikaw nag-insert, but you cause the insertion of a person's penis into another person's inner or outer vaginal labia, anal orifice or mouth, yan po ay rape na. Sinama rin namin yung inserting or causing the insertion of a finger, instrument or object into another person's inner or outer vaginal labia or anal orifice, rape rin po siya sa aming panukala. At saka sinama namin, isa kasi ito sa mga consultations namin, pagka ito ay ginawa sa'yo, parang kahit walang penetration, you feel violated as if you have been raped. Yung placing or causing the placement of a person's penis between or rubbing or causing the rubbing of that penis sa breasts ng another person. If you notice, hindi namin nilaging breast of a woman, nilagay namin breast of another person because pwedeng gawin sa isang LGBT, pwedeng gawin sa kahit lalaki. Kahit hindi female.